ganun yung mga pamilya. Oh. Kasi maaari pang babae yung panlalaki. Oh. Bibigyan ka na, tatambakan ka na limang karton na ukay-ukay. Dapat dyan, ang bantayan dyan yung, ano, yung nag-a-approve na kung itong isang NGO ba ay lehitimong NGO. Isa rin yan sa mga dapat bantayan ng customs. Kaya nga, pag nagkabagyo, nagkabahamat, eh, walang masuot yung mga tao. Eh. Mm-hmm. Dahil nandun sa ukay-ukay, yung mga dapat na dinonate ng mga organization galing sa ibang bansa. Ay, kaya panalo ho yan. Panalo yan ang buwisan yung mga ukay-ukay. Buwisan yung mga importer yan. Huwag yung mga nagtitinda sa bakit. Huwag naman yung tindahan. Oo, okay. Dahil maliliit so, lang. So talo yung tindahan, dapat you go to the source. Yo! Yung mga fashionista, sorry na lang kayo. Dahil yung 50 pesos dati, eh, magmamahal ng konti. At sa mga gustong mag-share ng opinion sa issue natin sa talo o panalo, mag-post lang sa Journalismo Wall sa Facebook, mag-tweet sa Sapol News 5 o kaya mag-text sa 0921-689-9879. Mamaya sa ating police reports, kapapanganak na sanggo, natagpuan sa basurahan ng isang eroplano sa Naiya. Isang fast food restaurant sa QC, nilooban ng dalawang armadong lalaki. Nagbabalik ang Sapol. Kanina tinanong natin ang ating mga kapatid na netizens kung sang-ayon ba sila sa pagsasaligal at pagpapataw ng buwis sa mga ukay-ukay sa bansa. Simulan na natin sa komento ni Rowena Villamin. Sabi ni Rowena, tama lang daw na buwisan ang ukay-ukay dahil business naman daw ito. Mas dapat daw na alisin na lang ang VATs sa pagkain at iba pang mga bilihin. At panalo rin para kay Luel Mandodong ang balak na pagbubuwis sa mga ukay-ukay. Kikita raw kasi rito ang Pilipinas. Ang problema na lang eh, ang siguruhin na hindi ito mauuwi sa pangungura. At si Diane Poole Bantok naman, iba naman ang pinuntirya. Mas dapat daw na buwisan na lang ang mga sigarilyo at ala kaysa ang mga ukay-ukay. At napansin naman ni Elaine Atkins na tila lahat na lang gusto gawing legal ng gobyerno. Parang lahat daw na nakakagaan sa buhay ng tao, balak patawan ng buwis. Bakit hindi lang daw ang mga bagay na nakakasira sa kalusugan ng publiko? At talo rin para kay Carmela Mercado Francisco ang balak na ito ng customs. Ang suggestion niya, dapat ayusin na lang ang tax measures ng gobyerno na dodoble at natitriple raw kasi ang binabayad na tax sa mga Pinoy, hindi raw tulad sa ibang bansa kung saan ang tax mula sa pinamili mo ay pwedeng ibawas sa iba. At isa lang naman ang nakikitang solusyon ni Roniel Kimizu para makaiwas sa mga tax. Yan ay ang umalis na lang daw sa Pilipinas. Anyway, basahin muna natin ang ilang pang kakapasok lang na comments mula sa kapatid nating online pa rin sa Journalismo. At since sira yung laptop ko, hinirap ko yung iPad ni Mark. O, di ba? Okay, ito. Galing kay Edwin Rada mga 49 minutes ago. Panalo tayo dyan. Kung mayroong buwis, magkakaroon ng regulasyon o patakaran sa pag-angkat ng ukay-ukay. Kailangan ng buwis para maipagpatuloy ang programa ng pamahalaan sa ating mamamayan. At galing kay Memem Bambase, panalo to sa ngayon pero kapag nakabawi na ang gobyerno, ay tatanggalin kasi magiging dahilan pa yan ng korupsyon dahil sa mga illegal smugglers. And through our text line from Paul Padua, ang writer naming wala dito ngayon, talo si Lourdes Vera at Chonky Bench. Talo rin ako dahil mamahal na ang mga bibiling kong paregalo sa mga EP sa Pasko. Okay, alam na natin sa nag-shopping si Paul. And from our Suki, Erwin Onan. Panalo to kasi kumikita na naman sila, kaya dapat sila magbayad ng tax. Ito ay para maging legal na rin ang kanilang negosyo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-post ng kanilang mga comments at sa mga walang sawang nagte-text sa amin. Police report naman tayo with Erwin and Mark. Buenos dias, Islas Filipinas. Alas 6:04 na po ng umaga. Narito na po ang mga nagbabagang police reports. Nagtagulo ang mga empleyado ng Naiya Terminal 1 kahapon dahil sa natagpo ang bagong panganak na sanggol na nasa trash bag ng isang eroplano. Ang buong detalye ay sa pool ni Ryan Ang. Inusente-inusente at payapang-payapang anim ang ilang sanggol na ito. Walang kamuang-muang sa alos hindi magkaundagagang pag-aasikaso sa kanya ng mga empleyado ng Naiya. Ang pinangalan sa kanya, George Francis, hango sa airline code na GF. Natagpuan ng kasiyang sanggol sa isang trash bag na galing sa Gulf Air Flight 154 na mula sa Saudi kahapon. Nakakabit pa raw sa placenta o inuna ng sanggol at nababalot ang tissue na makita. Agad daw itong dinala sa medical clinic ng Paliparan na nakakita rito ang security officer na naka-assign sa naturang eroplano. Ayon sa pag-usuri ni Dr. Maria Teresa Azores, normal ang bata at may timbang na 3 kilo.
Ilang lamang raw na pinanganak ang bata habang sa ipapawid pa ang eroplano at iniwan na lang ito ng ina pagkalapag nito. Hanggang ngayon, inaalam pa ng otoridad kung sino ang ina ng bata pero posible raw ito matrace dahil may namataas ng dugo sa isa sa mga silya ng eroplano. Nasa pangangalaga na ngayon ng mga Tauan Reception and Study Center for Children sa Quezon City si George Francis. Ryan Ang, Sabuy, sa News 5. Demonyo. Demonyo kung ano. Sinong nanay niya, napakawalang hiya mo naman ang nanay. Si Maria Josep naman. Imantakin mo, buhay yung bata, lalagay mo sa basurahan. Oo, pare, aampunin ko yung bata, pare. Iampunin mo. Oo, parang ano yun, parang walang pinagkaiba kay... Matutuwa si Aleli. Oo, baka maging Moses yan, pare. Ha? Paglaki ng bata, baka sabihin niya, pero, hahatiin ko yung Pasipiko para makadaan ka lang doon, di ba? Pero ang puntuhon namin dito ay hindi naman ho tama. Yan. E po pwede naman sana paglapag ng aeroplano, ipinaampun mo na lang, di ba? Kaysa iiwan mo yung bata sa basurahan, napakawala mo talagang kwentang ina. Tama lang na mawalan ka ng anak. Maswerte yung batang yun. Swerte yung batang yun. Yeah. Palagi ko ito yung good luck itong bata ko. Baka maging Pangulo ng Republika. Oo. Yung pare, parang Moses. Di ba? Panahon pa ni Moses, pare, iniiwan na yung mga bata pero naiging maswerte sa pamilya. Yeah. Di ba? Okay. Back to back naman. Nabugbugan ang nasa poll ng News 5 sa nakalipas na magdamag. Ilan sa mga ito, puros mga away magkakaibigan. Okay. Nagbabalik si Ryan Ang. Naaktuhan pa ng News 5 team ang pagkatalo ng grupong ito sa harap ng Ever Commonwealth sa Quezon City. Tuguan ng biktimang si Paolo Garcia nang dumating at mamagitan ng mga otoridad. Pero imbis na magpaawat, tinaboy pa naman ito ang mga pulis, pati na ang News 5 team. Pero pagkaraan ng ilang sandali, kumalma rin ang mga ito. Dumalabas, magkakaibigan ng mga nanggulpi at ang biktima at galing ang mga ito sa Gimikan bago nagkainitan. Nangako na lang ang mga ito na magbabati-bati, kaya hindi na sila dinalapa sa presinto. Sabi ng isang nabugbog, sabi niya, kaibigan, wala namang daw problema. Wala namang binaginayin po kung bakit sila nagkaroon ng konting kaguluhan na lang. Wala namang binaginayin po. Sa away, magkaibigan lang. Sa Payatas, Quezon City, nauwi sa pikunan ang biruan ng mag-best friend. Halos hindi na maipinta ang mukha ng lalaking ito matapos siyang gulpihin ng kanyang kainuman pang kaibigan. Ayon sa atin ang biktima, nagbibiro raw ang kanyang kapatid at nagpapasuntok sa kanyang best friend. Pero dahil lasing na ang kabiruan, natala raw ang suspect at tinodo na ang mga suntok. Abay, hindi ko rin po alam eh. Nakainom ka ba? So hindi mo na alam yung nangyari na may nagulpi ka? Hindi ko mo nagulpi yun. Ba't namamagaya ang kamay mo? Nagsuntokan po kami. Kakasuhan ng kasong serious physical injuries si Rico. Sa barangay Batasan Hills naman, pugpug sarado din ang 18-anyos na ito ng respakan ng mga kaaway ng kanyang tsuhin. Ayon kay Oyo Vicente, galing siya sa isang party nang bigla siyang harangin at pagtulungang gulpihin ng Bicolano Group. Mabuti na lang daw at nakatakbo siya sa kanilang bahay. Hindi nila kayong tsuhin ko eh. Kaya ako yung pinag-iisikitaan nila. Kasalukuyan ang tinutugis sa mga otoridad ang mga bumugbog kay Oyo. Ryan Ang, Sabul, sa News 5. Gabi yun ang mga lasing kagabi. At na walang magawa, nagbugbugan sila magkakaibigan. Ano pare, long weekend. Napansin mo si, pare, nabubugbog na pala si Papay ngayon. Yung kanina. Nakalimutan yung spinach, pare. 6:08 a.m. isang kotse na minamaneho ng lasing na driver naman ang tumawag sa Maynila. At nang sitahin na ito ng mga otoridad, nagsimula na itong gumawa ng eksena sa pool ni Gerard Garcia ang balitang yan. Nagkabasag-basag ang salamin ng sasakyang ito matapos tumaob sa paanan ng nagtahan bridge sa lungsod ng Maynila pasado alas 12 kanina. Pati unahang bumper, humiwalay na sa katawan ng sasakyan. Mabilis daw ang pagpapatakbo ng driver at may ino-overtake, kaya ito sumemplang. Imala namang nakaligtas ang driver nito ang lasing na lasing. Pero nang hinihinga na siya ng pagkakakilala ng mga kawani ng MMDA, nagsimula na itong kumalag.